try natin center stand yung stock pulley bago natin palitan ng pulley set. PCX-160 stock pulley set. Tapos yung magaan, tapos mabigat, magaan. You're watching Dude Scooter Motovlog. Paps, magandang araw. Gaya nung sinabi ko sa inyo dati, isa at una natin gagawin ngayon mga paps, yung pulley set natin. Unahin natin mga paps, kakabit natin yung bagong pulley set natin na pang PCX-160. At itong pulley ko mga paps na to, pwede to sa PCX-160, sa Honda Click 160 at saka sa EDV-160. Kasi parehas lang itong panggilid na to eh. So kakabitan natin to ngayon mga paps. Papakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit yung pulley set natin. Tapos first time kong magbaklas ng PCX-160 na panggilid. Tutunuhin natin to mga paps. Try natin. Ayan mga paps, ito na yung ating pulley set na ikakabit. Ang pulley set na to mga paps, sasabihin ko lang sa inyo kung saan tayo makabili nito. At pwede din ako na mismo yung magbinta para nagaling talaga mismo sa akin. I-try muna natin yung performance ito kung maganda ba yung ano yung resulta, kung may bubuga ba talaga siya. First time kong makatanggal ng panggilid ng PCX, medyo nahirapan tayo ng kunti kasi first time eh. Lahat ng bagay pag first time talaga mahirap. So ito mga paps, bago ko siya natanggal, itong plastic na cover dito sa crankcase, inanggal ko muna yung ano dito. Itong plastic dito kailangan baklasin, may dalawang nut dito na star screw. Tapos may ano, may isa pang thumbnail dito sa ilalim, matanggalin natin. Ayan, tanggal na lahat. Oops. Nice. Grabe yung dawid kagad ako. Palitan natin itong pulley na ito mga paps kasi sobrang pangit nito. Malakas yung PCX, malakas yung 160cc, pero yung stock na pulley supot. Hindi galing sa Honda Click. Sa EDV na ako na doon, nagpahit na ko sa nuts and bolts. Bolts and nuts.
natin. For sale. Grabe, oh, wala pa talagang dumi. Baka gusto nyo, mga paps. Pag-inan kayo sa akin. Ayan, ito na yung stock na Pulleyset, mga paps. Ito yung drive face. Timbangin natin ito ngayon kung ilang grams. Wala pa talagang dumi, oh. Bagong bago pa. Ayan, 19 grams. Ayan, 19. 19 talaga, oh. 19.1 nakalagay dyan. 19 grams. So, papalitan na natin ito ngayon. Ito na yung mga lumang bula ko sa Click 150, mga paps. Same lang sila ng bula sa Click 160, yung mga bagong model ngayon. Ayan, same lang sila. Yung diameter nila, oh. Parehas lang kalaki. Pwede yan dito ikabit sa stock niyan. Same lang. So, ito na yung ating bagong pulley. Pulleyset natin. Ang kakabit ko ngayong bula, 11 and 10 grams. So, wala to. 14 samut. Magari yung 10. Ito yung 10. Ayan. Dito yung magaan. Tapos yung 11. Dito yung 11. Ganyan yung posisyon. Dapat una yung mabigat. Tapos yung magaan. Tapos mabigat. Magaan. Huwag kayong maniwala sa iba na una yung magaan tapos mabigat. Mali yun. Ito sundin natin. Same pa din dati yung pagkumbi natin ng flyball. Kasi nasubukan na namin ito lahat, mga paps, ng tunutuno. Graduate na kami sa mga tunutuno. Kung ano ang dapat gawin. Ayan. 11-10 yung ikakabit natin sa ating PCX 160. Ayan. So ito na yung flyball natin ngayon. 11-10. Yun lang. Yung drive face natin, oh. Kintab ba yan, oh? Eh, hindi. Stock to, ah. Oh, no! Parehas lang talaga sila, oh. Yung stock natin, hindi pa nakalapat yung belt. Oh, ito yung pares ng pulley ko, mga paps. Hayaan nyo, pag maganda yung resulta, ako na mismo ang magbinta sa inyo para iwas tayo sa mga baka magkamali kayo ng bili. Ibang pulley, ibang result. Yun lang. Ayan, ito na yung ano natin, yung backplate natin, same pa din yung sa stock natin. Kakabit natin dito. Tapos yung ano, yung pin, yung pulley pin or bushing, stock pa din. Yung pulley seat lang ang papalitan natin ngayon at saka yung flyball. Yung pagkabit, dapat nilagyan ko dito ng marker, mga paps, dito. Yung marker dito dapat naka align dito sa marker ng sigonyal dito. Same pa din nung dati nung pag-install ko. Walang pagkakaiba. Yan, dito, ito, dito. Naka-align silang dalawa. Malalaman natin ngayon kung maganda ba yung lapat ng belt, kung laylay ba siya or tama lang. Malalaman natin ito ngayon. Maganda, oh, kasi hindi laylay yung belt. Yung lapat din dito ng ano, yung lubog ng belt sa torque drive, sakto lang. Lalaman natin ito mamaya. Kung may babago ba.
natin, center stand. Pulleyset at plywood lang yung upgrade. Try natin top speed. Hi mga paps, susubukan natin ngayon yung performance ng Pulleyset. Ako naninibago ako mga paps, sobrang lakas ng ano niya, acceleration. Makompare natin ngayon mga paps kung anong pinagbago sa acceleration ng 0 to 100 nito. Ano pa lang yung ginawa ko ngayon, yung panggilid ko, Pulleyset, tapos pinalitan. Panggilid ko ngayon, pinalitan natin ang Pulleyset, tapos yung flyball natin, na-try ko ngayon, 13 and 11 grams. Yun lang yung pinalitan muna natin. Feel ko na agad yung power mga paps. Yung alis niya. Kasama ko ngayon yung tao namin, si Waldo. Ayan, PCX niya. Yung PCX niya mga paps, stuck pa lahat yan except sa pipe. Pinalitan niya yung pipe niya. MT8 yung pipe niya. I-upload natin soon kasi nung paggabit niyan, naano ko din yan na videohan, na vlog ko din yan paggabit ng pipe niya. Abangan nyo lang mga paps. May sound check tayo dyan sa pipe niya na MT8 pipe kinabit sa PCX 160. Subukan namin ngayon mga paps kasi simula nung naikabit yung pipe niya, ano yung acceleration niya na ano, mas naging power din yung motor niya. May improvement. Ayan o. Estigta! Ano pa lang yung palitan natin? Pulley pa lang, stock pipe pa tayo eh, stock filter pa. Ha? 1 2 3. Iwan talaga siya. Ayan, makikita agad natin yung improvement mga paps kung anong kaibahan sa stock na Pulleyset. Yung ginamit ko mga paps, ako mismo magbinta nito sa inyo pag maganda yung resulta ng ano natin. Pero so far sa ngayon, 100% goods. Kaya to dere! Malaki talaga kaibahan. Na-try namin to nung una mga paps, yung stock pa yung Pulleyset ko, yung all stock pa tayo, tapos siya nakapipe. Parehas lang yung takbo namin eh. Ngayon makikita talaga yung difference. Dahan-dahan lang natin yung upgrade natin para hindi tayo malito. Nakakalito kasi pag isasabay natin eh. Ngayon at least na-try natin yung Pulleyset. Try natin dito mga paps ng 0 to 100. Beep, beep, beep.